Assalamualaikum, hello everyone. New video, new idea. And in this video, I'll share with you my traumatic experience at the airport last December 22, 2021. It is indeed traumatic dahil as in sobrang nakaka-stress nung time na na-offload ako sa airport. And before ako ma-offload, yung mali ko is hindi ako nag-search or hindi man lang ako nagtanong-tanong ng requirements para sa first time na lalabas ng Pinas at yung purpose ay for marriage pa. So, hindi ako naka-ready ng mga requirements and documents and wala akong alam. Kasi yung domestic flights lang ako, so wala akong idea kung ano yung process sa airport pag lumabas ka ng Pinas. So, although the same process, like kapag nasa airport ka, mag-check-in ka, mag-check ng requirements, yung kinomply ko lang na requirements ay yung check-in requirements ko, yung requirements ng Brunei, yun lang yung sinecure ko ng mga requirements. So, nung nakompleto ko yung check-in requirements at ng Brunei requirements, sobrang saya ko na. Kasi sabi ko, kompleto na ako lahat-lahat. Hindi ko alam na may Brunei, may Philippine immigration, may mga immigration officers pala sa airport, which is, after check-in mo, ay madadaanan mo yung immigration bago ka mag-board dun sa boarding area. Bago ka sumakay sa plane. So, ayun. Nag-upload na ako dati ng video about my offload story, but I deleted it. Kaya, gumawa ako ng bago. And, this time, ibibigay ko na lahat ng mga informations. Kasi guys, if nanonood ka sa video na to, for sure, nagpa-plan kang mag-travel abroad and gusto mo rin maiwasan ma-offload. Kaya, this video might be a help to you. Kasi ganun din ako eh, nung after ko ma-offload, dun lang ako nag-search ng mga videos at marami rin akong mga nakikita na offload stories na ayun. So, yung iba parang as in, sobrang stressful. Kaya ayokong, gusto ko lang na maiwasan nyo na ma-offload. So, eto, ipapakita ko yung, ano ba tawag dito? Boarding pass. Ito yung boarding pass after mag-check-in. So, ibig sabihin, okay na yung check-in ko, requirements ko, complied na for check-in. Pero, nung dumaan ako sa immigration, bali, sa first desk, sa officer, first officer na pinuntahan ko na immigration officer, tinanong ako sa mga dala kong requirements, anong country yung pupuntahan ko, what is the purpose of my travel, ayun, in-interview ako, ganun. Tapos, nung nag-present na ako ng mga requirements at ng mga documents na dala ko, ayun, tinignan lang niya, gano'n. Tapos, finorward ako dun sa may office na may mga immigration officers din dun sa loob. So, may papel ako na fill upan doon. Doon, tinanong yung details ko, yung purpose of travel din, and kung magkano yung perang dala ko or yung perang nasa bank, gano'n. After ko yung na-fill up, nag-antay ako na matapos yung mga naunang pasahero na ini-interview ng immigration officers. And after nila, ayun, tinawag na ako, umupo ako doon at in-interview din ako. Doon talaga, sa second immigration officer, yung pag nasa office ka na, doon ka talaga tatadta rin ng tanong. As in, yung mga tanong nila is personal and kailangan mag-show ka rin ng mga proofs. Ayun. So, sabihin ko no yung mga questions na tinanong sa akin ng IO. So, tinanong sa akin yung saan ako pupunta, ano yung purpose of travel ko. Inulit lang yung questions nung sa first officer. So,
first time kung nakapunta na ba ako sa ganitong bansa before, and I said no dahil wala pa akong travel history abroad, and yung passport ko is fresh na fresh pa. So ayun, tinanong yung about sa relationships, yung messenger mo i-open talaga yung messenger mo, tas titignan nila yung pinakaunang chats nyo. Pero sa akin kasi, parang ano, may na-delete na kasi akong convo. Like, yung convo namin, konti na lang yung convo namin na yun. Kasi may deleted convo ako. Like, the entire convo. Bali, ano na lang yun. Yung convo na in-open ng immigration officer ay yung convo na lang. Simula nung nag-usap kami ulit. Kasi I'm not gonna share na. So, ayun. In-open yun and nagtanong kung payag ba yung mga parents ko na nalalabas ako ng bansa for marriage, like that. And ayun. Kung ano yung trabaho ko. Eh, wala akong work that time. So, sinabi ko lang na wala. Lahat naman, naging honest ako sa mga answers ko sa IO. Kaya, kahit anong itanong nila. Actually, sinasabi ng iba na paulit-ulit yung tanong ng IO. Ganon din sa akin. Kasi, malalaman nila dyan kung nagsisinungaling ka or hindi. So, kailangan maging honest lang. Tinanong ng immigration officer kung nag-meet na kami in person. Sabi ko, oo. And may picture kami together, pero nasa workplace ko yon. Tinanong niya rin kung na-meet na ng hubby ko yung parents ko. Sabi ko, hindi. Pero may mga video calls kami, ganyan. Importante rin pala yun, guys. If first meeting or whatsoever. Mamaya, sasabihin ko. Tapos, tinanong din yung mga personal details ng hubby ko. Tinanong ng immigration officer. Like, ilan yung age, kailan yung birthday, ilan silang magkakapatid, ano yung work, ganyan. Kasi parang binavalidate nila na if a relationship talaga kayo or hindi. And by the way guys, tinatanong ng immigration officer kung sino yung nagbook ng ticket mo, sino yung sasagot ng accommodation mo. Since ako, sponsored ako ng hubby ko, ayun, sinagot ko naman na ano, na siya yung bumili ng ticket, ng hotel accommodation. Siya yung mag-provide sa akin dito sa stay ko sa Brunei. At ito guys, tip lang na mag-check-in kayo ng maaga kasi may possibility na matagalan kayo sa immigration. Dahil, ayun, depende kasi yun sa interview nila kung gano'ng kahaba. And nasa kanila yun kung papayagan ka nilang makaalis or hindi. So, ito. Since, ito yung boarding pass ko. May nakalagay dito na immigration compliance. Ibig sabihin, may mga requirements pa akong kailangan i-comply sa immigration. Yung check-in requirements ko, yung sa Royal Brunei and yung Brunei requirements ay okay na lahat. So, yung immigration na lang yung kailangan kong i-comply. So, merong, nung na-offload ako on December 22, binigyan nila ako ng slip na parang ganito kahaba at laki na nakasulat doon yung requirements na kailangan mong i-comply on your next flight if magpa-flight ka ulit. So, yung nakalagay doon ay merong tatlong requirements na sinulat sila doon. Wala na sa akin yung papel na yon kasi kinuha na ng immigration officer nung nakaalis na ako nung January 24. So, yung nakalagay doon ay ang CFO, GCP, or the Guidance Counseling Program, yung AOS, Affidavit of Support, at yung passport copy ng hubby ko na mag-sponsor sa akin. So, yung tatlo na yon, pag na-comply mo na yon, there's a high possibility na makapag-successfully flight ka on your next flight.
Kasi ako nakaalis ako, guys. Alhamdulillah, successfully nakaalis ako after ko ma-comply yung 3 na requirements. So yung CFO, meron akong video na ginawa. You can watch it para magkaroon din kayo ng idea. And yung AOS, meron din akong video. I'll put the link on the description box para mapanood nyo rin at magka-idea kayo. So, nung na-comply ko na lahat, actually guys, 1 month ko na-comply lahat ng requirements na yun. Kasi, yung AOS ay kailangan original. So, galing sa Brunei, pinadala pa sa Pinas yung original document. Kasi yun yung pinakita ko sa IO, yung original. And yung CFO, natagalan din ako dun kasi kinomply ko muna yung requirements ng CFO. Of course, hindi naman madali kumuha ng mga paperworks sa Pinas. It takes time. Lalo na ngayong pandemic na naka-online. Kailangan ng mga online appointment. Ganyan. So, ayun guys. Ito yung boarding pass ko. Green na siya guys. Kasi approved na siya. Hindi na siya denied. Na-approved ako noong January 24. Successfully nakapag-flight ako from Philippines to Brunei. So, ayun guys, if you have a foreign partner and you're planning to meet him or her outside the Philippines, it is really best for you to get the CFO GCP certificate. Kasi importante yun guys na hinahanap talaga ng immigration officer sa airport, and yung AOS, affidavit of support. So ayun. So I will end here na. So I hope na may natutunan kayo sa video na to, and huwag kayong mag-alala. If you have a CFO and AOS, higher chance na hindi kayo ma-offload. But it depends pa rin sa IO, and it depends on you kung paano ka sumagot sa mga tanong nila, or kung, you know, huwag ka lang magsinungaling sa mga questions nila at di ka magkakaproblema. So, ayun guys, I hope you learned something in this video. New video, new idea. Assalamualaikum everyone!